Hi everyone! Kamusta kayo? And welcome back sa aking channel. So, for today's video, kung mapapansin ninyo, nasa loob po tayo ng airport. Opo, nasa Terminal 3 po tayo for today's video at pupunta po tayo ng Taipei, Taiwan. Kaya naman, samahan nyo ako on this video kasi magbabaksyon tayo ng 4 days tayong magbabakasyon sa Taipei, Taiwan. At gusto ko kayong isama. Medyo magiging kaiba or medyo magiging kakaiba yung ating vlog for today's video kasi voice over yung gagawin ko para gusto ko ipakita sa inyo yung mga lugar na pupuntahan ko sa Taipei, Taiwan. By the way, 7 a.m. yung flight ko dito at na-delay ng isang oras mahigit yung ating flight papuntang Taipei. Pero okay lang yun guys kasi nakapag-boarding naman tayo at to be honest, walang masyadong tinanong sa akin sa immigration. Medyo kakaiba lang yung nangyari dahil walang mapwestuhan yung ating eroplano. Kaya ang nangyari, nabilad tayo ng very very light sa initan. At you can see, ayan, medyo papresh tayo dyan kahit puyat tayo ng very very light. At eto na, pasakay na tayo ng eroplano at ganyan yung nangyari sa atin guys. Parang hindi international flight yung gagawin natin. Opo, ayan. So, ayan, paalis na tayo at pupunta na tayo ng Taipei, Taiwan. So, after kong mag-freshen up sa hotel, dumiretso kaagad ako ng Siminding kasi magkikita kami ng friends ko doon and then nag-lunch na rin ako. Very, very late na yung lunch ko. Parang 2 p.m. na ata ako nakapag-lunch dyan after naming mag-lunch. Dumiretso kami dito sa Jing Pung Tang. Ito yung isang sikat na Thai milk tea dito sa Taiwan. At para sa akin, the best etong milk tea na to. Hindi siya ganun katamis. Balance yung kanyang lasa at talagang yung boba or yung kanilang sago is masarap siya. Parang sa pag-stay ko ng 4 na araw sa Taipei, nakadalawang ganto lang ako guys kasi sobrang busy ko talaga during that time na nag-stay ako sa Taipei. Talagang gala, more on gala ang ginawa ko. Ayan, tapat na itong Popmart na to is yung Ziputang na milk tea. At nag-ikot-ikot ako dito sa Siminding area. Then, after neto is nagpunta naman kami ng Elephant Mountain. Grabe yung experience ko sa kanilang subway, yung kanilang MRT station. Sobrang lalaki, talagang nakakaligaw guys. Kung hindi ka magbabasa at hindi mo iintindihin yung mga pasikot-sikot ng kanilang subway, maliligaw ka at mapupunta ka sa maling direksyon. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito, kahit subway siya guys, kahit nasa pinakailalim, sobrang lamig at sobrang lakas ng signal ng kanilang SIM card. Kahit na nasa pinakailalim na ako guys, may signal pa rin at malamig pa rin yung kanilang subway. After ng rides namin, so ayan, palabas na kami ng subway or ng MRT. So naglakad lang ako ng very very light. So alam nyo ba yung kanilang mga escalator dito is parang, alam mo yun, Stairway to Heaven guys, kasi ang tatarik at ang tataas. Halos dalawang beses kaming sumakay ng escalator para lang makalabas ng station na to. So, ganun siya kalalim guys. As in, malalim siya. At nagtataka ako, paano nila nagawa itong mga structure or itong mga estrukturang ito sa ilalim ng lupa. As in, hello! Kamusta naman yun, diba? Sana meron din ganito sa atin soon, yung ganito kalalalim, para alam mo yon, at least kahit paano is ma-experience natin yung mga ganitong bagay na sa ibang bansa lang natin ma-experience. Ayan, tignan nyo naman, Stairways to Heaven talaga ang labanan dito guys. As in, tignan nyo naman kung gaano kahaba yung escalator nila, diba? Kung gaano kalalim, as in malalim. Ganon. So ayan, nakarating na kami dito sa malapit to sa Elephant Mountain at malapit dito sa Taipei 101. So medyo walkable naman siya, nakakapaglakad kami.
Pero to be honest, laput-laput na yung katawan ko dyan kasi sobrang init that time at around 35 to 37 degree. Kahit medyo alas 4 na ng hapon yan or magpa 5 na ng hapon yan, mainit pa rin. Pero guys, meron naman siyang hangin kahit papaano kasi nasa park kami. At ayan, sobrang puno niyan guys. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Taiwan, kahit saan ka magpunta, kahit maglakad ka, kahit lumaklak ka ng tubig pag naihi ka or alam mo yun, napadumi ka, meron at meron kang mga CR na mapupuntahan. Eto na, nakarating na kami dito sa Elephant Mountain at nagsimula na po kaming umakyat. Imagine niyo guys, ayan na, napakababa pa lang niyang nilalakad o inaakyat namin. Medyo nanakit na yung tuhod ko dyan. What more pa mamaya? So, ayan, meron pa mga tumatakbo. Kala mo naman talaga, hindi hihingalin. So, mas nakakapagod siya pag ikaw ay aakyat compare sa bababa. Dahil pag akyat mo, meron ka talagang puwersa na kailangang gawin pataas para at least kahit papaano eh, makaya mo. Ano, kaya pa? Kasi yung pitigon, nag-ano kasi ako kanina. 10K. More lakad pa rin yan guys. So, sana nag-enjoy kayo, no? Kahit papaano, naintindihan nyo yung sinasabi ko dito sa aking voice over. So, ayan, i-enjoy nyo lang yung pag-aakyat namin. At, alam mo na, rating namin dyan is yung may parang rock formation pataas. As in, medyo hinihinga lang ako ng very very light guys. But anyway, sana nag-enjoy kayo. So, i-enjoy nyo lang yung pagpapanood ng vlog na to. So, ayan, kung gusto nyo rin pumunta rito sa Taipei, Taiwan at subukan nyo rin etong Elephant Mountain, why not? Pero, I suggest na huwag kayo pupunta dito sa Elephant Mountain ng summer dahil sobrang init at talagang lapot-lapot yung mangyayari sa inyo. Dito naman sa part na to guys is medyo hinihingan na kami dyan at talagang lapot-lapot na yung katawan ko as in sobrang init at yung tuhod ko medyo nanginginig na siya guys kasi nasa 20 minutes na yata kami naglalakad paahon. Ibang iba yung lakad ko dito as in alam nyo yon. Puyat pa ako, pagod pa ako kasi kakarating lang namin dyan at talagang inilaban ako na kaibigan ko sa akyatan. So, sanay naman ako maglakad pero hindi ganito yung patarik talaga, as in patarik. So, hindi ako masyadong nakapag-video or nakapag, alam nyo yun, nakagawa ng vlog dito kundi eto lang talaga kaya ginawa ko siya ng voice over dahil sobrang hingal na hingal at talagang ewan ko kung merong mga vlogger o yung mga sikat na vlogger talaga na pumunta na dito na naaakyat na itong Elephant Mountain na to. Kaya kung ako sa inyo guys, napupunta kayo ng Taipei, Taiwan, subukan nyo itong Elephant Mountain. Mas better siya na pumunta kayo ng medyo pahapon na para hindi masyadong mainit. At sobrang ganda ng sunset dito guys. So, ipapakita ko sa inyo yung mga shot ko ng picture doon sa taas. Talagang kitang-kita mo yung ilaw, kitang-kita mo yung Taipei 101 at kitang-kita nyo yung buong Taipei City. Ay, happy po. Nakakapagod. Ay na, konti na sa taas. Marami. Marami. Doon ako magpapahinga. Thank you.
Alam mo, hindi ko nakuha na ng video yun. Para sa suko na ako. Ano ba yun? Charis lang, siyempre. Pwede. Naamoy mo yun? Oo. Ba't ganyan yung amoy ba? Teka, amoy ko yung sarili ko. Hindi naman naligo ako eh. Kaya kain mo na. Putang ina. Kumapit ka lang. Ay, puta. Hindi, huwag ka magkakamal. Dito kain mo ba? Papagulungin kasi sinasabi ko sa'yo. Toma. Hindi pwede dito si Jenny, may pwede dito. Ay, oo. Oh. Ito na yun eh. Kumala. Alay, alay! Aray, ma! Ito yung bato na sinasabi ko sa inyo, pero bawal mag-picture dyan, guys. So, akit na lang kayo ng isa pa. So, medyo, pag-akit nyo pa, ayan yung makikita ninyo. Kitang-kita nyo na yung skyline, kitang-kita nyo na yung sunset, yung golden hour na sinasabi. At pag inakyat nyo yan, mas makikita ninyo yung totoong ganda ng Taipei. At yung Taipei 101, kitang-kita yan dyan, as in, sobrang ganda. Ayan, umakyat pa kami dyan sa taas na yan. At eto yung nakita namin. Opo, ayan, kung mapapansin ninyo, diba? Oh, pwede maghubad, pwede mag-topless for today's video. Sige. Inferno eh, hindi mo iputok. Yeah. Finally. Halang lamig ng hangin eh. Be, eto na yun be. Tignan nyo naman, apakaganda ng Taipei City. Talagang golden hour yung makikita ninyo. Sobrang ganda ng buong Taipei City. So, yung mga ilaw, wala pa. So, alam nyo yun, mamaya, ayan na siya guys. Pagpasensyahan nyo na, hindi masyadong klaro yung liwanag kasi alam nyo, medyo madilim. Pero, eto yung kuha ko dyan sa may Taipei 101. So, lagpas siya ng bato. Yung batong pinakita ko sa inyo, lagpas yan dyan. Medyo akit pa kayo ng konti doon. Ayan yung makikita ninyong view. Sobrang ganda as in. After namin, makita ang sunset, makita ang, alam niyo yun, makita ang buong Taipei City. Bumaba na kami. So, binidyohan ko mula doon sa taas, pababa. Inabot kami ng almost 35 minutes yung layo. As in, malayo siya. Pero hindi na nakakapagod yung pababa. Ang nakakatakot lang, may mga part lang dyan, kung mapapansin ninyo, may mga part na madilim at may mga part na maliwanag. Pwede kayong mag-flashlight or pwede nyo gamitin yung cellphone ninyo as a flashlight. Pero sa amin, wala. Talagang dahan-dahan lang. Kasi guys, konting malinyo lang ng pagtapak or konting, alam nyo yun, malihis lang kayo ng tapak yung sagdana na yan, eh, malamang sa malamang, sa baba na kayo pupulutin. But, anyway, may mga hawakan naman yung hagdanan, meron ding wala, ayan, kagaya nyan, walang hawakan yung hagdanan na yan, so, dahan-dahan lang yung lakad namin dyan. At talagang more on
video yung ginawa ko kasi gusto kong makita kung how many minutes yung lalakarin namin mula sa taas pababa. At yun nga, inabot ng almost 35 minutes yung paglalakad namin from the start sa taas. Pero hindi pa yun yung pinakataas, guys. Meron pang mas mataas doon. Kaya lang hanggang doon lang yung inakyat namin dahil nga siyempre gabi na yan. So parang mga mag-7pm na ng gabi dyan at nagmadali na kami para makapagpahinga ng maaga kasi meron na naman kaming lakad tomorrow. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're toxic. But who cares? You said that we're over. Hands under covers alone this time. But everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. I'm sorry that I blamed ya for things you can't control. I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me. Cause everything I see still reminds me of you. Ito na yung part na malapit na kami sa may baba. At ayan, medyo mas dito medyo maliwanag na ng konti kumpara dun sa taas kasi ito is malapit na talaga sa daanan. At pagbaba nyo dito, guys, may makikita kayo na Arabica or shop ng Arabica coffee. After nyo umakyat or after nyo mapagod sa taas ng Elephant Mountain, pwede kayong mag-take ng coffee dyan sa Arabica. Ayan, yung side na yan sa may kaliwa. So, yan yung Arabica shop. So, ayan. Actually, hindi nga ako nakapag-try kasi talagang tagaktak na yung pawis ko. Pero, I will make sure na pag bumalik ako dito at umakyat ulit ako ng Elephant Mountain is umaga at itatry ko yung coffee dyan sa may Arabica. After namin dyan, bumalik na kami ng Siminding. So, naghiwalay na kami ng kaibigan ko. Bumalik na siya sa accommodation niya. And then, ako medyo nag-ikot-ikot lang ng very, very light dito kasi walkable naman siya papunta sa aming hotel or sa aking hotel. And then, ayun, ang ganda ng Siminding area paggabi. Alam nyo, naalala ko dito sa Siminding area kahit hindi pa ako nakakarating ng Korea. Ay yung what we call that sa South Korea is yung Myeongdong area. Parang ganito yung Myeongdong, kapares na kapares siya ng Siminding pero parang mas matao yung Myeongdong kumpara dito sa Siminding. Although weekend eto at medyo parang alas 10 na yata ng gabi eto dito sa Siminding at sobrang nag-enjoy naman ako, guys. So yun lang. Yun lang yung ating video for today. Samahan nyo ulit ako tomorrow or sa mga susunod na video ko
At ang pupuntahan naman natin ay ang Wulay, or basta parang pinakang part na ng province ng Taipei yon. Pero as in, mas magugustuhan nyo dun, guys. Sobrang layo nga lang at medyo nakakapagod din yung experience na pagpunta namin ng Wulay. So yun lang yung aking video for today. Maraming maraming salamat at sana nag-enjoy ka. So ayan, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na travel vlog dito pa rin sa Taipei, Taiwan. I hope you enjoyed that and see you on the next vlog. Bye!